Naglibot ang grupong Laban Consumer sa Beca Q-Mart para matiyak kung sumusunod ang mga tindero. Pero ang sibuyas na pula na may SRP na 95 pesos per kilo, 120 pesos ang kada kilo ngayon. Ang sibuyas na puti naman na may SRP na 75 pesos per kilo, 100 pesos na ang kilo. Ang native na bawang na may SRP na 120 per kilo, 300 pesos ang aktual na presyo. Kaya naman sabi ng tindera, mas mabenta ang imported na bawang na pasok sa SRP na 70 pesos per kilo. Eh bakit pong MDA nilagay niya SRP? Oo, 120 nga. Opo, nagreklamo na ba kayo sa DA? Kakayaan nilo namin magbenta ng ganun kung sila nga ho magdadala sa amin ng susuplayan nila kami ng mura. Ayon sa grupong Laban Consumer, may magagawa pa ang Department of Agriculture o DA para mapababa ang presyo ng gulay kung mapapaiksi ang sistemang pinagdaraanan mula sa farm papuntang consumer. Sa ngayon, may mga produkto raw na mula sa farm dadaan sa disposer, assembler, middleman o biyahero, wholesaler gaya ng Balintawak Market at Mega Q-Mart, retailer at talipapa. Kanya-kanyang patong raw ng presyo kaya ang repolyo halimbawa na nabibili sa magsasaka sa halagang 22 pesos per kilo nagiging 80 pesos pagdating sa palengke. We want to cut the intermediaries from the farms to us and to them already. So from the 7 layers to 8 layers na ano, you can cut it into 3 or 4 layers na lang. Dahil mataas pa rin ang presyo ng gulay, ilan sa ating mga kababayan kailangang maghigpit ng sintron para pagkasyahin ang budget. Mas mura po kasi yan yung mga pinagtatanggalan namin ng mga, pero magaganda pa po. Kaysa naman itapon mo, kagaya nito, pag may mga ganyan po, nakakuan ng ganyan, tatanggalin mo para maikuan mo dun sa mga bilihin ng ibang tao. Kagaya niya, maganda pa naman. Pero gagayatin mo yan. Pagtingin mo na maganda naman, okay yan. Eh, kasi bibili ka ng buo, mahal. Para sa unang balita, Sandra Aguinaldo reporting.